ilista mo na yan, sir. Talaga malilista mo na talaga yan. Kasi, pag hindi tumama, may Camille. Meron tayo ditong Gragas. Meron tayo ditong Sinzaw. Di ba? Alam mo na eh. Talagang ano, talagang madudurog na lang talaga yung mapapasok dyan sa side ng DR Esports. Ito talaga yung parang ano, yung 1v1 pag nagsabi 1v1 on the top lane, ito talaga yung pumapasok sa isip ko. Camille and Fiora. Parang ang ganda ng laban nito parate, no? Nagkakatalo na lang to siguro sa unang malulow HP at mapapasukan. Oo, tama. Kasi talaga dito mga kailangan mo talaga ng high skill level na mga sa 1v1 situation na Fiora and Camille. Kasi kailangan mo timingin lahat ng yung mga skills. Pero tingnan natin dito, makikita mo kasi talagang pantay lang yan. Si Helger kasi meron pa siyang pantakbo using the hookshot. Pero kita natin dyan, nagpagamit ng riposte at ginamitan ng ignite pero hindi enough kasi nag-proc yung shield ni Helger. Medyo feeling ko kinabahan nata si Jones dun. Pero I think she could have gotten the kill, the first blood there. I don't know why siya nag-flash out. Pero ko ayaw lang niyang i-risk talaga eh, no? Kasi alam naman natin na kailangan nilang manalo this round. So most likely, may nasasay ko sila. And pangit din yung naging wave clear niya dito. Nasayang yung flash niya. Plus, naabutan pa rin ni Camille halos lahat ng mga minion guys sa top lane. So alam mo yun. Last siya. Ngayon yung mga magandang wave control. Nauubos yung minion wave para kay Fiora. So pagbalik niya dito sa lane na to, medyo maiiwan siya sa gold kahit pa paano. Kahit sabihin natin na 100 gold, 150 gold, big deal din kasi yan eh. Actually, ang galing ni Hellgirl mag-ano rito, mag-save ng mga minions ha. Though, makikita natin yung husay ng isang Xinchao kung gagang siya ng perfect dito sa top. Knowing na wala nang flash si Jones dito, medyo kakabahan ata si Jones dito makipagharasan ngayon sa kanyang kalaban. Tapos tama, no? Alam mo yung pag mag-overextend talaga sa mga minion waves, medyo magkakaroon ka na position na maganda kabigla. Pero nakikita natin dito, nagko-commit sila dito kay Ray Ray. Ginamitan ng explosive kasi Rogue DR para mailigtas sa kanyang sarili, pero that is gonna be actually nothing happening. Nabuwasan lang nila si Ray Ray. Walang masyadong trade, walang sure kill, walang lamang sa gold. Medyo makunat yung mga fats talaga ni Gragas na. Dahil kita ba naman, hinambalos pa ni Wukong yun, pero wala pa rin. Alam mo, natatawa ako dito sa mga minion waves dito sa taas. Kinokontrol lang ni Helger, tingnan mo. Kinukuha lang niya yung fire ng cannon, hindi niya agad piniclear. Pero yung DR is gonna be out sa 15 seconds. Parang cannon. Kailangan na nilang pumosition. Kailangan na nilang mag-back away. Kailangan na nilang kumuha ng malulupit na pwesto. Pero wow, that 2BF sword for Draven. He actually went for the damage. Hindi natin alam kung malibay. Pero pili ko tama naman. Dahil poor damage lang. Ayan, kakaroon sila ng trades dito. Ay, nakikita na natin yung effectivity ng isang Seraphim with the Lux. Grabe yung kanilang poking damage dun kay Sinzaw. Kailangan pa niya bumalik para kumuha ng prutas doon sa baba para magkaroon ulit ng contest. Tingnan natin kung sino makakapag-unang turns dito sa position. Meron silang vision dito. They have the reverse cutler. But at the same time, sobrang crucial ng first dragon clash actually. Hindi naman crucial to earth dragon. Pero yun, nakita natin ito. Tempest is gonna be, the cycle is gonna be used. Gragas uses the stun and the body slams and the expect ultimate is gonna be used by Hellgirl. Nakita mo yung damage si Chabi! Sobra! Dalawa PM sword! Inuubos ang buong ng DR Esports. And nakita natin dito pumasok si Agile Highlight. Going for those kills and 10 DR is gonna be able to go out. Pero si Bambi DR, oy! Mauuha ni Chabi! And lista mo na! Next time, dalawang BF sword ang gagawin mo pang magdi-driven ka. Yun pala yung technique doon, pre! Ngayon ko lang nalaman. Atakal ko na nagdi-driven kung ano-ano pang item binubuo ko. Dalawang BF sword lang pala ang kailangan mong dalhin sa isang teamfight. Mananalo na.
Uy, ito yun, nakuha pa rin yung Dragon Ball. Tignang makuha ng Rogue DR. Pero yan, nakita natin si Lux. Kinukuha lahat ng damage from the Body Slam and from the cast. Bambi DR pumasok, pero hindi magiging enough ang Nimbus Strike na doon. Sobrang taba. Naman, NXP right now, not dying from any damage na makukuha nila sa DR dito. Parang DR medyo nagkukulang sila sa vitamins. Ako po, mahuhuli si Ray Ray dito at ilista mo na rin si Ray Ray na trinay pang i-dept ang turret sa mid. Pero there was still a trade. Nawala yung jungler, si Bambi DR pa ang nawala. Di ba eh? So ito yung pinaka-best time na gawin nila. Kunin nila tong referral bago makarating dito si Bambi DR. And definitely, nandyan si ano. Nandyan yung Draven na nakadalawang BF sword na pwedeng gumawa siguro ng Triforce. Kasi feeling ko Triforce ang gagawin niya doon sa kanyang itemization. By the way, pala mga kaibigan, on that previous Dragon Clash, pala nag-converge ng 5-man yung DR Esports dito. Tapos natamaan sila actually ng matinding explosive cast coming in from the mid lane. Ay, nakita natin dito. Ay, kinsinecure dito ni Chavi. Ginamit ang Tempest para iligtas si Angel Ilai. Mapoproc ang Guardian Angel. Pero tignan mo naman. Napusuan. Grabe, tuloy-tuloy. Chavi. Patulong bato, nakaligtas. One sliver of health. Nabuhay pa din. Ray Ray, tinatak na lang ang damage. Walang damage si Bambi at then DR. Hirap na dito ang DR Esports. Grabe mga kaibigan, Chubby, nabuhay pa, tinangkit-angkit na ang lahat ng sakit sa buong universe. Pero syempre, kudos din kay Gia dito dahil niligtas niya ang kanyang ADR. Though, questionable item na naman, once again from Chubby. Chubby, ano ba yung pinubo mo? Hindi niya alam kung ano talaga bubuhin niya. Divisoria! Pinupuno niya yung item builds niya. Sa bagay, pag mas marami kang item, mas maaga ka nag-item lock. Oo oh, nga naman, Chubby, napakatalino ng sinabi mo. Ay, Kaji pala, Chubby tuloy. Nakatingin ka din okay, Chubby, pero nakita dito may skirmish na laman. Tinitira ni Ray Ray at hinaharas dito, ay nasa likod. Pero nakapag-package out dito si Corki, ginamit ang package para makaligtas. Taliwas dun sa ginagawa kanina. Pero tingnan natin dito kung kaya pa Tempest, meron na namang heal. Isa na namang round and ginamit ang ultimate, wala na namang kumonek. And alam na natin kung bakit Sinzaw talaga ang one of the best. Ako po, Chubby! Gumamit siya dito. Nakita mo na, Proto Belt plus a spinning access pero hindi magiging enough because Chubby is gonna be taken out. Nasobrahan ng tapang ang ating paring Draven na si Chubby. Hindi ko ba alam, feeling ko descendants ni Gabriela silang yan. Dahil kita mo naman, nasa frontline. ADC ako ha? Datang ka ha? Buta ko nasa harap ha? Kalimutan niya ata paano maglaro ng WR. Pero grabe, props, mad props kay Chubby doon. Sila ADC na pumapasok sa lahat ng kalaban. Mainit sa dance floor, init ng tarima. Usually, ang ina-expect natin si Ray Ray, Camille, o kaya si Sindaw ipapasok eh. So, ibang klase talaga si Chubby. Yung mga meta na hindi natin alam, katulad ng dalawang BF Sword Stinger. Diba? Tapos ngayon, naka-proto belt pa siya, diba? Kaya talaga yung mga matatapang na marksman, hindi naka-zone niya. Tita mo naman yung item niya ngayon. She actually went for Infinity Edge na. Alam naman natin na Infinity Edge adds additional critical damage, mga kaibigan, for your champion. Ako po, Helder, mahuhuli sa top lane. Nang ikot-ikutan na rito, mga kaibigan ni Bambi, at ilista mo na rin siya. Makulit na rin eh. Sobrang kulit. Sobrang kulit, pero at the same time, never naman natin nakita masyado si Camille dun sa ano. Bukod sa first clash, hindi naman na siya sumasama masyado. Talagang, ayaw na ata talaga yung trabaho ni Helder, mag-isa. Nalang pupush. Mag-isa na lang pupush. Mag-isa, parang nalungkot naman ang buhay. Lungkot naman sa hell, mag-isa ka lang. Pero ito na nga mga kaibigan. The score is 7-4, still in lead pa rin po an NXP Tempest. Because as of the moment, Chubby carrying the whole world. Pero syempre, hindi natin
tatanggal din sa equation yung mga malulupitang save dito ni Gia. Ganda-ganda ng mga Tempest. Pero kaya natin yung spinning access. Tuloy-tuloy lang ang pag-damage kay Dendr. Pero alam mo yung kahinaan dito ng Draven nila. Mm-hmm. Once na mahuli siya dito ni Dendr, tapos hindi siya naka-cleanse. Mm-hmm. Alam mo yun, tuloy-tuloy na yan. Pagkatapos tumama ni Dendr, Rogue DR naman. Tapos raratratin nila Queen DR. Yun nga rin yung naisip ko kanina. Piling ko, ang kailangan lang gawin actually ng DR dito is to anticipate where Chubby is gonna go. So, dun nila ikakast dapat yung mga skill nila. Pero, as of the moment, uy! Riri! Sumablay! Grabe, hindi tumama ang explosive cast tinamaan si Wukong. Yung illusion lang. Kasi nakakala niya siguro naka-indy. Akala niya naka-indy si Wukong kaya pirato niya doon si Explosive Cast. May hindi tayo nakikita na kalaban ni Ray Ray doon, pero tignan natin dito. Oh! Uy, gabi yun. Tamahan ang ultimate. Pero nakapagmamba out. Tempest ginamit para i-disengage dito sila Bambi DR. Pero nakapasok na dito sila Hellgirl going for the X-Tech Ultimatum. Angelilai uses the special skill ultimate ng ating Sinzaw para palabasin lahat sa range. Yung lahat ultimate, lahat nag-skill dito, Vittorio, pero wala namatay. Anyari? Kita mo yung laban, pre. Exciting eh. Kung magpapap ang GA, magpap na. Pero walang mamamatay dapat. Oo, pero ito na, may Baron na tayo dito. So medyo mag-iiba na dito yung mga rotation ng ating mga members from the both sides. So, alam mo, para sa akin, medyo nahihirapan talaga yung DR Esports. Just because, once na pumasok sila, may Tempest si Gia, tapos, meron pang Crescent Sweep coming in from the members like Sinzaw. Napapatalsikin ka lang talaga sa labas ng kanyang range. Very good disengage, no? Very good disengage. Oo, yung package out. Looking at the gold for Fiora and also Camille dito Vittorio, kita mo naman Jones is actually behind by 3k. Anong masasabi mo rito na parehas kayo split pusher pero ikaw yung behind? Anong mararamdaman mo kung ikaw ngayon yung Fiora? Alam mo, yung pag ganyan yung mga nangyayari, mga bagay na nangyayari sa mga split pusher, kailangan sumama nila sila sa clash. Pero abang sinasabi ko yan, 3 talent strike tinamaan ang illusion ni Bambi DR. Yan, illusion ni Bambi DR, so parang pinatay mo rin si Bambi DR doon, diba? Pero nag-i-illusion lang sila dito. Naku, pagkakapukpuan na naman. So, alam mo, lamang na lamang talaga ang scene doon sa mga 1v1s na yan eh. Once he goes in for the challenge, dagdag damage, dagdag attack speed, battle cry, crescent sweep. Alam mo na eh. Hindi katulad si Bambi DR naman, talagang pang-oriented talaga yan sa mga clashes. Yeah, Bambi DR, the Nimbus Strike. Chubby. Para tawaan si Chubby, pero matapang si Chubby, matapang na tao, alam natin naka-protobet yan. So protobet din yan, panigurado ko kung kailangan. Jones DR hinaaras na mga spinning access. Free hit lang dito si Draven. Grabe. Piling ko sinasabi ni Chubby ngayon, got access, DR, got access, pinagbabato. Pinagbabato lang yan, tapang masyado, walang alam biro, Chubby, alam naman natin na siyempre kakabasag pala nila ron. So hindi niya alam kung sino yung mga tao na nasa backline, kung sino yung tao na nasa third turret. Malay mo nga naman andun yung magbabato ng CC para sa kanya, pero grabe, that Chubby, buo ang loob, gigil na gigil, humaharap kung humaharap talaga. Mas tumapang pa nga siya dito dahil naka-GA na siya eh. Hindi ko alam kung good news yun o bad news. Kasi alam mo namang, kahit sabihin natin na may GA yan si Chubby, kaya pa rin niyang i-burst down ng ating mga mages na sila Dendr. Kung tatama. Ayun ha, yun talaga yung ano eh. Kung tatama. Pero ang dami kasing instances na hindi tumama. Oh, they're actually going for Hellgirl once again. Ako po, eto na naman. It's gonna be another disaster pag si Hellgirl. Piling ko kailangan nila iwasan ng habulin talaga dito si Hellgirl. Alam natin maganda si Hellgirl. Pero girls, iwasan nyo. Ako po, eto na. Oo, gumamit ng Hexic Ultimatum para simulan ng Clash. Ginamit na agad ng Ultimate dito ni Rogue DR. Wala lang pang huli dito sa ating Draven. Draven talaga tuloy-tuloy na lang ang damage. Wala na siyang pake. Kung may damage man dito si Dendr o at saka sila Corki. Basta papatayin ko kayong lahat. And this is gonna be a win for NXP Tempest. And possibly this might be the game. This might be the game, paring Kaji.
Grabe yun. Ang kate, mga kaibigan. They actually went... nahuli nila yung isa sa member na NXT. Pero, they are not expecting na magpipincer attack ang NXT doon para mahuli pa yung ibang teammates dito ng DR Esports. Grabe. NXT Tempest is on a different level, mga kaibigan. Different level, pero at the same time, kung alam mo kung pinush na lang talaga nila yung tank papunta sa Nexus, tapos na tong game na to eh. Hindi, nakita ako, alam mo, binibilang ko yung seconds na nagbabaron sila, 15 seconds. 16, possibly. Siyempre, tawag doon, securing the win. Ikaw naman, Vittorio, eh. Securing the win lang. Feeling ko talaga kaya na nila yun eh. May Draven sila na naka-Infinity Edge, naka-Triforce. Diba? Ano? Mortal Reminder. Grabe yung sakit ng Draven na yan. Grabe, so, grabe talaga, indeed. Isipin mo na lang, pre. Mabato ka ng spinning action. Pumasok na kagad dito. Go, Vittorio! Oo nga, ito na package. Gaming in, pero si Chubby, hindi patayin dito ni Fiora, pero hindi enough. Pero nakita natin yung explosive cast kinamaan ng most of the members of DR. And now DR, last member standing, correct me, is... wala lang, this is the kid will play, parang Kaji. They actually went with the desperation clash, mga kaibigan, yun ang tawag doon. Because they're so desperate na makabawi. Though, sad to say, Chubby, mas makate ang kanyang axe kaysa sa mga espada at kung ano pang nilalabas ng Team DR dito. Yes, and alam mo, itong sa game na to kasi sobrang controlled. Actually, first dragon pa lang alam na natin eh. Can we go sa... punta tayo dyan sa may graph. Yeah, para makita natin kung gaano kalaki yung gold disparity. Kasi, alam mo, tinitignan ko lang kasi dun sa may NXP. Once na yung first class pala na naka-double BF sword, tapos, nagkaroon ng chance yung DR for that dragon steal, pero hindi naging successful. Alam mo, walang mana yung mga members. That was the moment na pwede nyo kunin lahat dun sa NXP once you lost that first class. Pero hindi nila nagawa. Ang ginawa ng Wukong, imbis sa pumunta ng dragon, pumunta lang ng red buff. Yan, nagkatuloy na lang siya sa kanyang pag-farm. Hindi nila na-anticipate na walang mana tong mga members ng NXP. We could have stolen the dragon plus 3 kills. Akala ko nga yun yung plano nila kasi the other members of DR were actually there.